Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay po sa ating Life Essentials at patuloy na nag-aaral, patuloy na nagnanais na matuto at patuloy na lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa umaga pong ito, tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa banal na kasulatan o sa Biblia. No? At sa umagang ito, atin pong tutunghayan ang katanungang What does the Bible say concerning itself? Ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa kanyang sarili? At meron po tayong tatlong mahalagang premises na atin pong tutunghayan. Ang una po, the Bible claims to be divinely inspired. Mamaya po, bibigyan po natin ng pansin at hihimay-himayin, iisa-isahin po natin ang mga premises na ito upang lalo tigit na maging maliwanag sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Ang pangalawa, the Bible claims to be the final authority and hence the final court of appeal and only source and norm for all doctrine. At ang pangatlo, mga kapatid, the Bible demands obedience as only God can expect. So simulan po natin ang atin pong pagtatalakay. Una, the Bible claims to be divinely inspired or kinasihan ng Diyos. Yan po ay napakaliwanag na sinaad sa unang or sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16. Ano po ang nasa saad at sinasabi sa mga talatang ito? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Napakaganda po, mga kapatid, ng katotohanan ito patungkol sa claim ng Biblia o ng ating banal na kasulatan. Pag sinabi pong kinasihan, ang salita pong ginagamit natin dyan ay inspiration of the scripture. Ano nga po ba ang kahulugan nito? Kasi po, pupunta tayo doon po sa three premises na atin pong binanggit. Pero prior to that, nais ko lang pong magbigay ng kaunting background patungkol sa inspiration of the scripture para lalo tigit pong maging maliwanag sa atin. Unang-una po, inspiration of the scripture is the divine ability to write down revelation without making a mistake. Ibig sabihin po na isulat ang salita ng Diyos, no po, bilang isang kapahayagan ng walang pagkakamali. Meron pong isang pag-aaral or doktrina, ang tawag po doon ay inerrancy of the scripture. Pero hindi po yun yung ating pag-aaralan. Ang katotohanan po na walang mali sa pagkakasulat ng Biblia, no po, sa original na pagkakalathala ng Biblia. Sinasabi po sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 21, no? Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So ito po, mga kapatid, ay napakaliwanag na nagpapahayag na ang sumulat ng Biblia ay kapwa kinasihan ng Diyos. So, hindi lamang ito gawa-gawa ng tao na kung saan ito po ang claim ng marami o sinasabi ng marami. That's why they don't believe in the Bible as the inspired Word of God. Pangalawa po, inspiration has to do with the recording of the truth. So, kasama po doon yung pagre-record, bagamat wala pa po noong katulad ng ginagawa natin ngayon na online recording, o kaya man po ay meron tayong
cellphone to record what the Word of God is saying, kundi ito po ay sa paraan kung papaano po nila isinusulat ang bawat salita na kanila pong narinig, na kanilang napakinggan mula sa Espiritu ng Diyos sa panahon na sila po ay kinasihan ng Diyos. So, inspiration has to do with the recording of the truth. Ito po yung proseso kung paano po naisulat ang salita ng ating Panginoon at ng ating Diyos. Ang pangatlo po, mga kapatid, inspiration was the power that enabled men to write things accurately in a book. Accurately, no? To write the Word of God accurately in a book. So, inspired by the Holy Ghost or by God, ang mga tao at maging ang proseso ng pagkakasulat, no po? So, yan po yung salitang inspiration. Sa iba po, literally, God breathed. Ibig sabihin, hiningahan ng Diyos. Kung paano hiningahan ng Diyos ang tao upang magkaroon ng buhay. Pagkatapos niya ito ay likhain. Ganun po ang pagkakasalin ng salita sa ikalawang Timoteo, no, na atin pong binasa kani-kanina lang. So, yun po mga kapatid, ang inspiration of the Bible, no? Kung paanong ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Ngayon po, mayroon po mga magpapatunay na mga propeta ng Diyos na ang kanilang sinulat ay mula sa Diyos mismo. Na andyan po unang-una si Moses. Moses understood that he was writing the Word of God. No? He understood that he was writing the Word of God. Na doon po sa kanyang mga isinulat, yung kataga o yung praise na "Then the Lord said to Moses." Then the Lord said to Moses. Tingnan po natin ang sulat sa Exodus chapter 17 verse 14. Sinabi ni Yahweh kay Moses. Ayan po ano, makikita natin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. Ibig sabihin, it came from God directly. So sinabi ng Diyos kay Moses. Hindi lang si Moses, si David. David understood that he was at times inspired to write. In 1 Chronicles chapter 28 verse 19, it says, "All this, said David, the Lord made me understand in writing by his hand upon me all the words of these plans." Napakaliwanag po, no? Ibig sabihin, maliwanag kay David na ang kanyang isinusulat, na ang kanyang sinasabi ay mula sa Diyos. No po? Galing sa Diyos. At hindi lamang po si David, kundi marami pang mga propeta sa banal na kasulatan. Naandyan po si Jeremiah, no? Si Jeremiah ay nagsabi, no, in chapter 1 verse 9, "Then the Lord put forth his hand and touched my mouth." Pansinin niyo po, no? Si Jeremiah po ay nagsasalita. "Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth." Napakagandang isipin na bago ka magsalita, yung salita mong sasalitain, alam mo kung kanino nang galing. No? Sa atin po, sa panahon natin ngayon, kailangan kang gumamit ng quote and quote, di ba? Kasi hindi sa'yo yung sinabi mo. Ibig sabihin, ginamit mo lang siya. Pero ito pong kay Jeremiah, hindi lang sa ginamit niya yung sinabi ng Diyos, kundi ang Diyos mismo
ang naglagay sa kanyang mga labi. Kaya sa bawat salita na kanyang sasabihin, it came from God. It came from God. No? Naandyan po, hindi lamang si Jeremiah at ang maraming mga propeta, no? Mga minor prophets nasa banal na kasulatan, nasa lumang tipan, si Isaiah, si Ezekiel, si Daniel, si Hosea, si Joel, si Amos, si Obadiah, si Micah, si Habakkuk, si Zephaniah, si Haggai, si Zechariah, si Malakay, lahat po sila ay kinasihan ng Diyos upang isulat ang bahagi ng Biblia. Yun po, yung pong kanilang mga isinulat ay nakatitle sa kanilang pangalan. No? Pero, yun po ay salita ng Diyos. Ang key phrases in the life of the prophets was, "The word of the Lord came." No? Kadalasan po yan. Every time na babasahin po natin ang mga salita ng Diyos, particularly sa lumang tipan, "The word of the Lord came," or "The burden of the Lord came to." And ito po, yung pinaka-familiar sa atin. "Thus says the Lord." Sinabi nga at sinabi ng Diyos. Hindi lamang po yun, mga kapatid. Naandyan din po yung, hindi lamang yung sa Old Testament, but even in the New Testament writers. The New Testament writers indicate that they accepted the Old Testament writers as being inspired by God. Ibig sabihin, hindi po sila nagkukontra. Hindi po sinasabi ng mga writers sa lumang tipan o sa bagong tipan na against yung kanilang sinasabi doon po sa mga isinulat. Kundi sila po ay nagtutugma and kadalasan they quoted the Old Testament prophets as what or how God spoke sa lumang tipan o sa nakalipas na mga panahon. They continually use Old Testament to prove or validate their teaching as if the authority of the scripture was unquestioned. Naandyan po yan sa Acts chapter 2 verse 16 and even in chapter 2 verse 25. At sa ilang bahagi pa ng Acts. Acts chapter 15 verse 15. No po. So, they state the fact of inspiration as it applied to the only scripture. And they had the Old Testament. As what 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. That no prophecy of scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Napakaliwanag po ng sinasabi rito ni Apostol Pedro, no? Sa ikalawang Pedro, kapitulo 1, talatang 20 at 21. Hindi lang sila basta mga tao, kundi sila ay mga tinawag, pinili ng Diyos at kumilos ang Diyos sa kanilang buhay sa pamagitan ng banal na Espiritu upang ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi lamang po yun, mga kapatid. The New Testament writers also claim to be speaking the Word of God. The New Testament writers also claim to be speaking the Word of God. Unang-una dyan ang Panginoong Jesucristo. Jesus, who was the Son of God and who was sent from God, declared that he did not speak his own words, but that all that he spoke came from God. As what John chapter 12, verse 47 to 50, and chapter 14, verse 24. So makikita po natin yan dyan, mga kapatid, sa salita ng Panginoon.
Tingnan po natin, John chapter 12, verse 47 to 50. Ganito po yung nasa saad. And if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him. For I did not come to judge the world, but I did not come to judge the world, but to save the world. He who rejects me and does not receive my words has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in the last day. For I have not spoken on my own authority, but the Father who has sent me gave me a command, what I should say and what I should speak. And I know that his command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I spoke. So ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. It's not only Him, but it came from the Father. It came from God. Hindi lamang ang Panginoong Jesucristo. Si Apostol Pablo, si Paul, who wrote most of the New Testament, claimed that what he spoke were the very words of God. Wow! Well, sa panahon po natin ngayon, meron din po mga ganyang mga tao na nagkiklaim na yung kanilang sinasabi ay, at hindi lang yung kanilang sinasabi, ay mismong galing sa Diyos, na kung saan kailangan din nating itingnan sa banal na kasulatan. Kaya nga po napakahalaga, if people would say that this is what the Word of God is saying, then kailangan po natin tingnan kung yun nga po ba talaga ang nakasaad sa banal na kasulatan sa Biblia. No? Ngayon po, tingnan natin si Apostol Pablo. No? For this reason, in 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, sinasabi niya po, for this reason, we also thank God without ceasing, because when you received the Word of God, which you heard from us, you welcome it not as the Word of men, but as it is in truth, the Word of God, which also effectively works in you who believe. Totoo po yan, mga kapatid. Tayo po na naniwala at sumampalataya na ang mga sinaad o sinabi ng mga propeta at ng mga apostles ay tunay na salita ng Diyos. It changes our lives. Or it changed our lives. No? In Romans chapter 12, verse 2, ano po ang sabi ng salita ng Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pablo? Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung alin ang mabuti, nakalulugod, at talagang ganap sa Kanya. It changes us when we follow, when we hear the Word of God, then we follow it, then it changes our lives. Talagang binabago ng Diyos. Minumold tayo ng Kanyang mga salita. As what, kung ano rin ang Kanya pong sinabi sa John chapter 15, na kung tayo po ay nananatili sa Kanya, ang Kanyang mga salita ay nananatili sa atin, sapagkat nilinis tayo ng Kanyang mga salita. Mga kapatid, si Juan, John declared the faithfulness of his witness to the Word. No? 1 John chapter 1, verse 3 to 4, that which we have seen and heard, we declare to you. Pansinin niyo po, kung ano yung kanyang nakita, kung ano yung kanyang narinig, iyon yung kanyang ipinapahayag. That you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. And these things we write to you, that your joy may be full. Si Peter attests to the fact of inspiration. At yun nga yung ating binasa kanina in 2 Peter chapter 1, verse 21. No? Na hindi lamang
basta pangkaraniwang mga tao ang sumulat nito, kundi sila po ay kinasihan ng Diyos. No? Well, it might be these people are ordinary people like us. But the difference is that they were inspired by God. Sila po ay kinasihan ng Diyos. Okay? So, yan po ang mga katotohanan na ang salita ng Diyos ay totoo na kinasihan ng Diyos. Yung claim ng Biblia that it is inspired by God is true, mga kapatid. Totoo po. Pangalawa, the Bible claims to be the final authority and hence the final court of appeal and only source of norm for all doctrines. Kaya po tayo po, mga kapatid, ang pinaka main authority sa atin ay ang Biblia. Hindi po ang simbahan, ha? Hindi ang church. It is the Bible. The Bible is the final authority and the source of all our beliefs and practices. Ano po? Yan po yung basis natin. So, dahil yan po yung final authority sa lahat ng ating paniniwala, katuruan, doktrina, at maging sa atin po mga gawi, meron pong mahalagang bagay. Una, we are not to add anything to what God has said. Deuteronomy chapter 4 verse 2 and Joshua chapter 23 verse 6. So these rules, out of all those cults that place the books of other men or religious tradition on the same level as the Word of God. So marami pong mga katuruan na katulad niyan. Ipinapantay ang mga sinulat sa Biblia. Mga kapatid, we need to be careful about that. No? Yes, we can quote for other resource. Pwede po tayo, pero hindi po natin dapat ihalin tulad sa Biblia ang ibang mga kasulatan or ang mga books na ating nababasa. No? We can learn from those authors or mula sa mga sumulat ng iba't ibang aklat, pero hindi po natin siya pwedeng gawing basis ng ating pong paniniwala at doktrina. It should be the Word of God. Sinasabi po ng Deuteronomy chapter 4 verse 2, "You shall not add to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God, which I command you." So, wag daw po tayo magdadagdag. At wag po tayo magbabawas. Paano nga ba tayo nagdadagdag? At paano tayo nagbabawas? Ibig sabihin po, eto na yung itinuturo ng Biblia, and gumagawa pa po tayo ng additional na aside from what the Word of God is saying. No? O kaya naman po, ay sa pangalawang bahagi, we are not to take anything away from the declaration of God. Ito naman yung kabaligtaran, nagbabawas naman. These rules out all of those who accept only a portion of the Bible as having authority in their lives. No? Paano po tayo nagbabawas? Ibig sabihin, katulad po nito, no? Meron po mga tao na pinipili natin kung ano yung ating papakinggan. At kung ano yung ating babasahin. Bakit? Kasi po, if it will hit us or tatamaan yung ating ego at yung ating pong mga maling ginagawa, ayaw natin basahin o kaya man binabasa natin pero ayaw nating sundin at hindi natin sinusunod. Mga kapatid, sabi rito, no, nagbinabawasan natin yung mga katotohanan ng Biblia. Well, meron pong ilang katuruan na talagang sa kanilang lathalain o sa kanilang pagkakasulat, meron talaga silang inalis o hindi isinama, no, sa kasulatan. At yun yung kanilang pinapress release. Ito yung sinasabi ng Biblia, which when you read it, meron silang tinanggal
no? Katulad sa sampung utos, meron po mga katuruan, meron po mga paniniwala that they omit, no, other commandment or a commandment on that, on the Ten Commandments that God has given. So we need to be careful. We are not to take anything away from the declaration of God's, of God, no, sa salita ng Panginoon. Ano pong sinasabi ng Revelations chapter 22, verse 18 to 19? For I testify to everyone who hears the word of the prophecy of this book. If anyone adds to this thing, God will add to him the plagues that are written in this book. And in verse 19, and if anyone takes away from the word of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. Wow! Mga kapatid, meron po palang kapalit kapagka tayo po ay nagdagdag at nagbawas sa salita ng Panginoon. So, hindi lang yon. We are not to formulate doctrines that are contrary to the Word of God. So, hindi po marapat na tayo gumawa ng mga katuruan o mga paniniwala na hindi nakabase sa salita ng Diyos. Tandaan po natin yan, no? Tandaan po natin, mga kapatid. Tingnan po natin sa Galatians chapter 1, verses 6 to 9. Ano po ang sinasabi ng Apostle Pablo, no? I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel, to a different gospel, which is not another. But there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. No? As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Mga kapatid, grabe po, ano, ibang klase po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yeah, ito po ay salita ng Diyos sa pamagitan ni Apostle Pablo na sinulat niya para sa mga taga-Galacia at para sa ating lahat na nag-aaral ng kanyang mga salita. The church, no? And its tradition must not be a source of doctrine. No? Hindi po marapat na ang simbahan at ang ating mga tradisyon dahil nakag-ugalian na natin, dahil ito ang ginagawa natin sa simbahan, so ito na yung doktrina. Hindi po, mga kapatid. Okay lang na magkaroon ng tradisyon, but if this tradition will contradict to what the Word of God is saying, then hindi po natin kailangan ipagpatuloy ang tradisyong ito. No? Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 15 verse 9. And even sa Mark chapter 7, verses 1 to 13. Medyo mahaba lang po, pero hindi na natin babasahin. Pero mga kapatid, Jesus did not have much use for tradition if it nullified the Word of God. No. Hindi po ginamit ng ating Panginoong Jesucristo ang mga tradisyon kung ito po ay magpapawalang bisa sa sinasaad ng banal na kasulatan. Whenever our traditions, tandaan po natin ito, take note of this. Whenever our traditions and the Word of God disagree, we must abandon our tradition. Kailangan po natin iwanan ang mga tradisyon nito and go with the clearly revealed Word of God. Okay po, I hope na naging maliwanag po sa atin ang mga bagay na ito, no? Well, hindi lamang ang simbahan at hindi lamang ang mga tradisyon, kundi yung pong tinatawag na our powers of reason or rationalism must not be the source of our doctrine.
hindi po dahil natutunan mo o dahil may nakuha kang kaalaman o na-discover, eh yun na yung magiging basis ng ating doktrina. Mga kapatid, many divine truths will never be discovered or be acceptable to the rational mind. Marami po mga katuruan na hindi po, or marami po tayong pananampalataya na pinaniniwalaan na hindi po kayang patunayan ng rational mind. Why? Because it is by faith. It is only by faith. By faith to God and by faith sa salita niya na atin pong sinasampalatayanan at ating pinag-aaralan at ating sinasabuhay. Okay po? So sinasabi po, no? Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. So kung ang isang tao ay hindi pinapatnubayan ng banal na espiritu, or kung wala siya sa Diyos at namumuhay sa kadiliman, then hindi niya po talaga mauunawaan kung ano ang nasa sa banal na kasulatan. Kaya po wala doon yung kanya pong puso, wala doon yung kanyang paniniwala, wala rin doon ang kanyang pagsunod. Ano po? So mga kapatid, we need to understand that may mga paniniwala po tayo, may mga pananampalataya tayo na hindi po kayang ipaliwanag ng rational mind. At dahil doon, hindi po dapat nagiging basis ng ating pananampalataya yung ating rational mind. Okay? Or yung reason or rationalism. Hindi rin yun mga karanasan, hindi rin po pwedeng maging basis ng ating doktrina yung ating mga karanasan dahil naranasan mo na o danas mo na. So ito na ang basis ng iyo pong paniniwala at ng iyong doktrina. There are such things as lying signs and wonders. Actually, si Simon, no po? Simon appeared to be of God because of his miracles sa Acts chapter 8, 9, and 10. And, well, si Satan can produce lying signs and wonders. Nakakala natin sa Diyos, yung pala hindi. No? Ano pong sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 9? We have something more sure than experiences. We have something sure than experiences. Tingnan po natin ang 2 Peter, no? 2 Peter chapter 1 verses 16 to 21. 2 Peter chapter 1 verses 16 to 21. Actually, dito po, Peter could have used his experience on the Mount of Transfiguration to be that which defined his doctrines. But he indicated that we have something more certain than the greatest of experiences. So tingnan po natin. Nice ko pong basahin ang mga salita ng Panginoon sa 2 Peter, no? 2 Peter chapter 2. Sa 2 Peter po, chapter 2, verses 16 to 21, it says, o 2 Peter chapter 1 verses 16 to 21. Ang ipinapahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan ng ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala
sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala sa umaga'y maglagos sa inyong puso. Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayanan, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag po, mga kapatid, ang sinasabi ng Apostol Pedro sa kanyang isinulat dito, na ang mga salita ng mga propeta ay galing sa Diyos sapagkat sila'y kinasihan ng Diyos. Bukod po doon, mga kapatid, hindi rin po dapat maging basihan ng ating paniniwala at doktrina yung tinatawag na private or prophetic revelations. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? No? Marami po sa kasalukuyan nagsasabing sila po ay propeta. Ah, well, malalim pong pag-aaral ito. Maaari pong sa mga susunod na pag-aaral, talakayin po natin kung meron pa bang mga propeta sa kasalukuyang panahon. Pero mga kapatid, all such revelation or prophecy must be tested against the clear teaching of the Bible. So kailangan po nating pag-aralan, kailangan po nating saliksikin at itugma sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ito po ay tumutugma sa nasasaad sa Biblia, then wala pong problema doon. Pero kapag ka po ang sinasabi niya ay hindi tumutugma sa prophecy of the scripture, then we must question it. No? Tingnan po natin ang ilang mga salita mula kay Isaiah chapter 8 verse 19 to 20. And when they say to you, seek those who are mediums and wizard, who whisper and mutter, should not a people seek their God? Should they seek the dead on behalf of the living? To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no life in them. So, mahalaga po, mga kapatid, na alamin natin kung ang mga kapahayagan na sinasabi ng ibang mga tao ay galing nga bang talaga sa Diyos. Ano po ang titingnan natin dyan? Of course, wala pong iba kundi ang banal na kasulatan, ang Biblia. Sapagkat sa Biblia, malalaman po natin kung ang sinasabi ay tunay na mula sa Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, that the written word of God is the ultimate criterion for judging prophecy, dreams, or other revelations. If the prophetic word is not in harmony with the scripture, it is to be rejected. Tandaan po natin yan. It is to be rejected. Kasi pag tinanggap mo, then you are being deceived. No? Ng mga sabi-sabi o ng mga salita na hindi naman nakabase sa banal na kasulatan. So, failure to do this can cause people to run the risk of placing prophecy on the same level as the Word of God. This will cause instability and will open the person up to being seriously misled. Sana po, huwag tayong madala na mga maling katuruan. That's the very reason why we continually studying this scripture. Kailangan natin patuloy na basahin ang Biblia upang tayo ay hindi mailihis ng mga maling aral at ng mga maling katuruan. So, yun po, mga kapatid. At darako po tayo sa huling bahagi at ako po'y naniniwala na ito po ay pwede ko pong i-consider as in application to what we have heard.
or what we learn sa ating pag-aaral ngayon. Ang pangatlo ay yun pong the Bible demands obedience as only God can expect. Of course, kung tayo po ay naniniwala na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katuwiran, sa pagtutuwid, sa likong gawain, sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay, mga kapatid, if that is the case, then we must follow and we must obey the Bible. Kung ano po yung sinasabi sa Biblia. No? At kung ang Biblia po ang pinakang basihan, no, ng ating ang pinaka final authority in all our teachings, in all our doctrines, and even in all our practices, then we must follow, we must obey what the Word of God is saying. So, ang lahat po ng ating gawi, lahat ng ating paniniwala ay nararapat nakabase sa banal na kasulatan, sa Biblia. Then he said to them, O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Luke 24:25. So tayo po mga kapatid, iminulat ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu ang ating mga paningin upang maunawaan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan at upang sundin po natin. Mga kapatid, ibinigay na po sa atin ng Diyos ang kanyang mga salita. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga tagasunod, napakaliwanag po ng salita ng Diyos upang tayo po ay madala pa sa kalikuan, upang tayo ay madala pa sa mga maling aral. Buksan lang po natin ang ating mga Biblia at nawa po, hayaan nating patuloy na mangusap ang Diyos sa atin sa pamagitan ng mga taong ginamit niya upang isulat ang banal na kasulatan. Purihin ang Panginoong Diyos at nawa po tayo po ay patuloy na lumago, patuloy na lumalim sa ating pagkakilala sa Kanya, sa ating pagsunod sa Kanya sa pamagitan ng liwanag ng Kanyang mga salita. Magandang umaga po sa ating lahat at nawa po patuloy nakadagdag sa ating pagkakilala sa Panginoong Diyos at sa Kanyang mga salita ang ating pong pag-aaral na natunghayan ngayon. Maraming salamat po at muli po pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at hanggang sa muli. Ito po ang inyong Pastor Bot Abelado. Magandang umaga po sa ating lahat.